KDP Golden Dog goes best radio magic program, Radio King Dog. Pinag-uusapan po namin ang pag-uusap tungkol sa CPR. Para kwentuhan lang po ito. Sinuggest ko po sa Philippine Heart Association na siguro dapat ituro natin ito sa lahat. At doon na nga po nag-umpisa, kanila po na isinulong ang isang bill para ang CPR ay ituro na po sa lahat ng mga bata sa mga eskwelahan. Ang radio clinic na po ay hindi lamang po nagtuturo sa kalusugan, kundi ang aming pong hangarin ay ma-empower po ang lahat tungkol sa kanilang kalusugan. Maraming salamat din sa DWIC-82AM sa pagtitiwala po sa akin na hawakan ito sa loob ng 20 taon. Maraming salamat. Narito na ang programang maghahatid sa atin ng dagdag kaalaman tungkol sa iba't ibang karamdaman. Radyo Klinika sa DWIZ. Programang hindi ka malilihis dahil ang maglilinaw sa atin ay mga piling medical specialist. Radyo Klinika sa DWIZ. Programang bukas para sa lahat, lalo na sa mga taong may problemang pangkalusugan na naghahanap ng kaliwanagan. At ngayon, narito na ang programang Radyo Klinika. The KBB Golden Dog for Best Radio Magazine Program Host, Maru Matano. Alam niyo, masarap po pala talaga humipo ng gintong ibon kapag sa iyo na talaga. For so many years po, nakikiimas lang ako sa DWIZ every time mag-uwi ang aming istasyon ng Golden Dog. But now, thank you so much po. Maraming salamat din sa KBB. Dahil sa inyo, walang maliit o malaking broadcaster. Lahat ay pantay-pantay. Maraming salamat po. Sabi nila ang aksidente nangyayari sa mga taong makukulit. Pero minsan kahit hindi ka makulit, pero merong ibang taong makulit. Ikaw yung nagiging biktima ng aksidente. Nasasama ka dun sa aksidente. Ngayong gabi po, yan ang pag-usapan natin with Dr. Rylan Flores, isang orthopedic surgeon. Anong gagawin kapag po na-aksidente at anong paraan na gagawin din para maiwasan po ang aksidente? Merong mga taong kalkulado ang kanilang mga kilos, kaya nga po hindi rin sila masyadong nagagalaw, nagkikilos. Tapos may mga pamahiin pa, di ba, na kapag mahal na araw daw, bawal daw magkikilos kasi baka daw kapag kumilos kayo, maaksidente ka. Tapos matagal daw bago ka gagaling. Pero paano nga ba ang mga pamamaraan? What are the 3 basic steps para ma-avoid ang accidents? Unang-una daw po ay i-identify mo muna kung ano yung hazard. Ano ba yung pwedeng maka-aksidente sa'yo? Ano ba ang pwedeng maging dahilan ng pagkakasugat mo o pagkakahulog mo or whatever? So aalamin mo muna, ito bang gagawin ko, eh safe ba ako dito? Yan. So para ma-avoid ang aksidente, mag-isip mo ng mabuti bago gawin ang isang bagay. Pangalawa po, i-assess mo yung risk. Kaya mo ba na mahulog? O kaya may skill ka ba para maiwasan na ikaw ay tuluyang madulas? O kaya ay kapag ba ikaw ay nahulog o may nangyari sa iyo, may pamba-ospital ka ba? At saka kaya mo ba yung magiging sakit na mararamdaman mo o yung possibility na mabali yung buto mo? Kaya mo ba yun? So yan yung mga pag-assess ng risk. Yung kung ikaw ba ay pupunta rito sa isang bagay na ito, ano ang mga chances mo na ikaw ay makatagpo na aksidente? Kapag ba uminom ka bago ka nag-drive, ano ang chances na mabangga ka? Diba? So yan yung pag-assess ng risk ng mga aksidente. Kapag ba ikaw ay humakbang dito sa lugar na ito, naglakad ka sa lugar na ito ng madilim na madilim, ma-hold up ka ba? Ganyan. O kaya, madudulas ba ako kapag ako ay nagtuloy-tuloy, tumakbo ako doon sa may puddle of water? Madudulas ba ako ron? So yun yung pag-assess ng risk ng isang aksidente. At syempre, paano mo i-control yung risk na yan? Yung kaya mo ba na mag-brakes? Kaya mo ba na hindi ka tudulas? Kaya mo ba na hindi ka mahuhulog? So ang gagawin mo, itatali mo yung sarili mo. Diba? Maglalagay ka ng tali para
hindi ka mahuhulog. Kung kunyari, kailangan mo mag-climb o umakit sa isang bagay. Pagkatapos, di ba naglalagay ka ng mga extra precaution, naglalagay ka ng mga pads sa sarili mo para kung alam mo na may possibility na mahuhulog ka, kahit mahulog ka, hindi ka masyadong masasaktan, di ba? Kapag may mga pads ka. Diba kaya yung mga iba, pag nag-aaral sila mag-bike, gagawin nila, naglalagay sila ng maraming pads, knee pads, shoulder pads, pati dito sa ano sa harap ng katawan, tapos nag-helmet sila. Kasi minimize nila yung risk na sila po ay masaktan. Ganyan din yung mga motorcycle riders, diba? Nandun yung panganib na pwede po silang mabangga, pwede po silang tumalsik, at pwedeng masaktan yung kanilang bungo. Kaya yan, may helmet po sila. So, i-control mo yung mga risk mo. Yan po ang mga pamamaraan para ma-prevent o kaya maiwasan po ang aksidente. Ngayon, ang madalas na aksidente po sa kotse, di ba? At saka sa bahay. Kapag kunyari nagpupukpok po kayo dyan o kaya ay naghahalaman nga lang pwede po kayong ma-aksidente. Kaya ito, pag-usapan natin with Dr. Rylan Flores, isa pong orthopedic surgeon, ang tungkol sa mga aksidente. Going doon sa, wow, lumusot. Alam mo, bago tayo magpunta doon sa kaibigan mo, Maru, yan yung isang warning na gusto kong ulitin. I think I gave this long ago. Ang problema kasi natin ngayon, di ba, as much as possible, ang gusto natin, stay at home unless talaga may gagawin tayo sa labas, di ba? Okay lang, may mga sumusunod naman at okay yan, walang kaso. Pero ito problema. Yung kasing mga na nananatili sa kanilang mga bahay, puminsan, kut-kut ng kut-kut ng kut-kut. Hindi pa minsan nasabihin lang, naku, sira pala tong cabinet na to. Naku, ang dumi ng garahe ko. Naku, bakit ganito yung mga kukurtinahin ko? Bakit ganito yung aparador ko, eskaparate, etc., 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 etc. Napapansin kasi nila lahat yan. Dahil lang sa kanilang bahay. Yes. Ito ngayon, hindi ko naman sinabing huwag nilang atupagin on their own, mga DIY or do it yourself, kasi nga, takot magpapasok ng iba't ibang mga tao sa bahay, ay naiintindihan ko yan. Tama naman yon. Kaya lang po, kung medyo matindi, o medyo, sa totoo lang, ay oo, ginawa ninyo, pero bilangin niyo ilang taon na ba mula nung ginawa ninyo yung mga gagawin ninyo. E baka naman isang dekada na, iba po ang katawan ninyo ngayon mula noong mga isang dekada. Which means, kailangan po kayong mag-ingat. Kung hindi rin lang naman, yung mga kasamahan ninyo sa bahay, humihingi ng tulong sa kanila, at kung medyo talagang wala kayong mahinga ng tulong, hayaan nyo na lang muna. Kasi napakarami natin nakitang pasyente. Meron pa akong isa. Ito, classic. Mayroong nakitang mga expired, alam mo yung mga expired canned goods, expired, ano, doon sa kitchen na cabinet kasi binubuksan eh. Dahil wala masyado magawa, inaninagan. Pagtingin niya, nakita niya medyo madumi yung pinaka, siyempre yung naaabot mo, ito lang. Yung pinaka-iba mo, hindi mo naman naaabot, di ba? Yung medyo nasipat-sipat na madumi. And naabot-abot na parang, naku, kailangan malinis ito at hindi pa pwede ganito. Sa totoo lang, ilang dekada na ang ganyan yung itsura na kaya nag-expire na yung mga nandun. Ito ngayon ang ginawa. Ang ating pasyente ay napakabata, 72 years old. Oh, wow! Ito ngayon, maliksi pa kasi, malakas pa. Akala mo sa totoo lang, kung kumilos, parang 50. Yes. Tumuntong doon sa kitchen countertop. At hindi sapat yung tumuntong. Doon siya pumatong para buksan, para abutin. Yung countertop ng kitchen, hindi katabi si lababo. Medyo basa, nadulas ngayon, bumagsak, abay pigi, balikat, braso, basag-basag lahat. Buti, oh my God! Ito masaklap, nandoon yung anak na lalaki na kasinlaki ko. Kinunan lang niya ng video ang kanyang nanay. What? Alam mo, ginawa ako sa totoo lang. Kasi sabi niya, paano nangyari yan? Kasi kwento lang, di ba? Kwento ng nanay. Ay naku Dok, ganito yan. Ipinakita ang video. Alam mo, sa totoo lang, nung una nahiya ako, pero tama na ginawa ko. Binutukan ko yung anak. Pagkakita ko, pak! Pasintabi man po, pero sira yung ulo ko pala. Nakita mo yung nanay mo nakatungtong doon. Ibig na tinulungan mo, kinunan mo, itiniktok mo pa. Gusto niya mag-viral?
Akala ko nung tinanong mo, paano po ba nangyari? Sasabihin sa'yo, ay hindi pa alam, nag-viral na nga eh. Yun ang ibig ko sabihin. Unang-una, may anak pala sa kasing laki ko. Eh kaya mo sabihin mong batugan yun. Di hindi sila lo ah. Sa'yo umakyat doon, eh malaking lalaki, di kaya kaya naabot na baka hindi na sa kailangan pang tumungtong. Kaya tuloy, ayun, sa kagustuhan maglinis at mag-ano lahat, ano ngayon, magkano inabot niya? Abay, ilang daang libo, bakal pa lang. Bakit? E pigi, balikat, braso, ilang bakal yan? Ilang daang libo, bakal pa lang. Wala pa yung ospital, wala pa yung management. Eh halos wala, wala na nga ako masingil. Kasi nga wala na bayad. Kaya yun yung ibig ko sabihin. O may isa pa ako. Nakita yung mga kurtina. Dumi-dumi ka, dilim itong kurtina to. Tinanggal lahat si kurtina, linabhan. Ito ngayon, walang problema sa paglaba, hindi naman sumakit yung likod. Kaso sinasampay niya sa likuran ng bahay. Oo. Tumungtong sa monoblock. Not all monoblocks are created equal. Monoblock, gumanon. Hindi nasira. Nag-split. Pwede na mangyayari, nakatungtong ka. O hindi nalaglag si nanay. Isa pa rin bata, 67 years old. O ayun, yung bigyan niya ngayon, inoperahan namin. Oh my gosh! Talaga mapapa-facepalm. Kasi, oo, gusto natin manatiling malinis yung tinitirahan natin at maayos po sila. Hindi ko po kinukontra yun. Pero kung sakasakali naman po, lalo na sa mga senior, kasi yan ang mga panahon ng mga senior, wag na lang po kung wala rin kayong makakatulong. Kasi, baka mamaya, mas masaklap pa po ang mangyari. Eh, ito mga ito, na-operahan, kaya umukay sila. Mm-hmm. Paano na lang kung iba pa ang mangyari? Katulad nito ngayong kaibigan mong Maru. Good presyon, bali yan. Kaya lang, ano mga nabali daw? Sabi, 6 na ribs yung nabali. Oo. Pero, Dok, ang pinagtataka ko, oo, hindi siya inoperahan. Okay, may magandang explanation yan. Oo. Unang-una, maswerte pa rin siya. Yan yung tinatawag kong swerteng malas. Malas na nalaglag siya, pero maswerte at yun lang. Bakit maswerte? Oo, napansin niyo yung mga kwento ko sa inyo, mga pinag-uopera natin, yung mga bali nila. Pero hindi naman kasi lahat ng bali inooperahan. Konserbatibo lang yung iba. Ito ngayon, sasabihin mo, ito, paano naging konserbatibo? Pwede eh, 6 na natadyang. Spare ribs ang labas. Sa totoo lang, imagine niyo po mga ka-believers, tadyang po yan. Ito po yung sa dibdib natin, yung mga ribs, pag kinakapanin niyo, may parang gitarang buto-buto niya yan. Yan po ay nakakabit dito sa gitna sa pamamagitan ng tinatawag na sternum. Sa likuran niyan, hindi po hype, tadyang niya. Kakapanuti ng K-drama, di ba? sa likod naman po, yung ating spine, yung pinaka-vertebral column or spinal column natin, doon naman nakakabit yan sa likuran. Kaya technically, oval sila, ang importante ay closed. So ibig sabihin, fixed structure siya na hindi basta-basta bibigay, hindi katulad ng leeg at saka ng lower back natin. Hindi lang talaga ang humahawak sa katawan. Ito, dahil po, literally, parang bariles. Nandoon kasi yung puso natin, nandoon yung baga natin, yung aorta, yung maraming organs na nandoon sa loob na pinoprotektahan niya. Kaya parang bariles po siya. Ito ang nangyari. Bumagsak. And I would presume, kasi sabi mo, galing sa kisame, no? Oo. Bukungan. So, maaaring lumusot, nag-shoot, kaya pag-shoot niya, dito, nagbababangga, pagkabagsak niya, maaaring on the side pa siya bumagsak, kaya nabasag at nabali yung mga ribs na yan. Ito kasi ang importante sa ribs. Hindi masyadong importante kung ilan ang nabali. Ang mas importante ay ilang bali kada tadyang. Kasi ganito po yan, di ba? Tadyang natin, di ba? Ito yan, sunod-sunod. Kahit 6 yan, kung nabali ng tigi-tigisa lang yan, hinahayaan lang po namin, hindi namin inooperahan. As a matter of fact, the most na ginagawa namin ay I put a C
a C-plaster, ang tawag ko dyan. Hmm. Ibig sabihin, hindi po namin pinaplasteran yung buo. Kalahati lang po, kasi para makahinga ng mabuti. Mm-hmm. Hirap huminga yan. Para lang maski pa paano, ma-approximate. Hindi kailangan perfecto, pero ma-approximate lang yung tadyang. Kasi sabi ko naman sa inyo, di ba mga ka-believers, sa ayaw natin, sa gusto, ang mga buto natin, hihilom yan. Mm-hmm. Ang tanong ko paano lang. Ito ngayon na nabanggit ko. Bakit importante kung isang bale o maraming bale sa isang tadyang? It's mm-hmm. because imagine ninyo, di ba? Sinabi ko na nga, nabali na nga yung area na yan. Mm-hmm. As long as iisa lang, the stability ng pinakatadyang natin, okay, ayan, nakita natin yung mga litrato. Mm-hmm. As long as isa lang ang bale, kahit ilang tadyang pa rin yan, mm-hmm. mayroong stability pa rin. Mm-hmm. Hindi yan uuga-uga. Ang nagiging problema ay kung kunyari sa isang tadyang, hindi lang isang bale, kung mm-hmm. hindi mahigit dalawa. Ibig sabihin, may parting lumulutang. Ito kasi yung mahalaga, nagkakaroon tinatawag natin flail chest. Ibig sabihin, kada hinga niya, yung kapiranggot na humiwalay, pumapasok yun. Doon ngayon mas delikado at doon ngayon mas kinakailangan namin pakialaman. Mm-hmm. So, doon sa mga iisang bali lang, binabantayan natin yan. Kasi syempre, nakakatakot, the bali, may mga matatalim na parte. Yes. Ang tinitingnan namin dyan, hindi yung buto. Ang tinitingnan mm-hmm. namin dyan, papaano na ngayon ang ibang parte ng thoracic cage. So, usually, mm-hmm. we do a CT scan kung hindi nakikita sa x-rays para makita ang kondisyon ng baga, ang kondisyon ng puso. Dahil kung talagang masama yung pagkabalit, medyo matalim, pwedeng mabutas ang baga. At pag putas sa baga, yung hangin, imbis na nasa loob, kung may mapupunta sa labas, ano mangyayari sa baga? Hindi siya mag-expand, liliit ng liliit. So magkakaproblema kasi yung hangin wala sa loob ng baga kundi nasa labas. Kung hindi naman hangin, mayroon naman siyempre blood vessels na maaaring tamaan, idudugo. So imbis na yung dugo, lalabas yan, siyempre aapaw yan, mapipit-pit din yung baga, so magkakaroon ng problema. Worst is, paano na lang kung matusok, yung puso, abay, mas malaking problema. So yun ang mas binabantayan natin. Pero kung wala naman masyadong problema doon, then we just conservatize, bed rest lang yan, mga ilang linggo, tapos yun nga, pinaplastin namin para hindi hirap at hindi masakit, kasi siyempre, basag-basag yan. And as long as ganun yung condition, in the long run, say 5 years, 10 years from now, okay yan, parang wala lang nangyari. Ay, parang walang nangyari, ah. Okay. Kasi ang buto, pag nagdikit po ang buto, matibay na po yan. Oo. Dahil yung butong tumutubong bago, mas kumakapal kasi nga nabalian eh. So mas kakapal pa siya. So sa totoo lang, yung parting na nabalian na yan in the long run, mm-hmm. mas matibay pa kasi mas kumakapal ang buto dyan. Oh, ngayon, okay. Ang problema talaga ay kung sa isang tadyang, ilan yung bali niyan dahil pwedeng mag-flail chest. Ibig sabihin, kada humihinga, pumapasok at nagkakaroon ng problema yung parte na nabali. Kaya yun ang mga inooperahan namin. Okay. Anyway, kung may mga tanong pa po kayo tungkol dyan sa mga nababaling tadyang o anumang nababaling buto sa inyo, pwede po kayong magtanong o magkonsulta ng direkta kay Doc Ryland Flores. Ito po yung Facebook page niya, Doc Ryland. Huwag lang po kayo magtanong pa paano magluto ng tadyang, hindi ako marunong. Uy, sarap noon. Spare rib sinigang. Ayan, abog tayo niyo, Doc Ryland. So anyway, sa Facebook lang po kung may mga katanungan o kahit dito po sa DWIZ o sa Kalusubong. Yes. Pwede po kayong magtanong. At salamat po muli sa mga tumatangkilik po tuwing Sabado ng gabi ng alas 7 po. May Facebook Live kasi tayo. Kaya okay. Thank you so much. Doc Ryland, maraming salamat. Thank you so much. Thank you, Doc. Bye. Bakit ba nagiging marupok yung buto? At sabi nila, gatas nga ba talaga ang solusyon para sa marupok na buto, Doc? Naku, nag-freeze si Doc. Nakasmile lang. Anyway. Iska din. Yes. Ayan. Go ahead, Doc. Okay, anyway. So ang marupok na buto is technically known as osteoporosis pa din. Yan yung scientific term for that, yung pagkarupok ng buto. And yan, we really cannot
say kung bakit rumurupok ang buto. Yung mm-hmm. kung meron tayong marupok na buto. Sa totoo lang, it's still a style disease. So as tahimik yan, hindi tayo basta-basta makakaramdam unless may problema. At ano yung problema? Well, na-aksidente tayo na kaunti, nadapa, natalisod, napaupo. And yet, kung tayo-tayo lang, walang problema. Maayos tayo, babangon tayo, para walang nangyari. Pero kung sa mga mayroong osteoporosis, yung katiting ng mga aksidente na yan, maaaring may result into a fracture. Mm-hmm. So, sa totoo lang, wala kasi talagang sintomas ang marupok na buto. So, there are two examinations that we actually would do. One, yung tinatawag na sa dugo, kasi tinitingnan natin yung calcium levels, vitamin D3 levels, yan. Pero yung imaging, meron tinatawag na bone mineral densitometry. Yung density o kalidad ng buto ang tinitingnan. At yan, dalawang bagay din yan. Meron tinatawag na peripheral, meron tinatawag na central or central DEXA. Ang pinagkaibahan, yung pong peripheral, yan yung siguro maro at mga kabilibers pagka napupunta kayo sa mga grocery o sa butika, paminsan pag bumili ka ng gatas o bumili ka ng mga calcium supplementation, sasabihin sa'yo may libreng bone densitometry. Oo, ano yun? Pagkatapos, paglabas mo, ibigay mo yung stop mo, di ba? Dalawang klase yan. Either yung parang ball pen na ginaganon sa wrist, o di kaya may parang kahon na ilalagay mo yung buong paa mo at tinitingnan yung paa. May parang ultrasound machine yun. Ngayon yung tinatawag na peripheral kasi ang butong tinitingnan nasa periphery natin. Yung distal radius at saka yung sakong ng paa natin. Kasi it's readily available, di ba? Nakalabas yung kamay, yung lalo na kung nakatsinelas ka na, nakalabas yung paa, walang problema. On the other hand, yung central densitometry, dalawang buto ang tinitingnan. Pinaka-importante sa sakit na osteoporosis. At yan, yung kalidad ng tinatawag na vertebral body o yung parang malahalo blocks na buto na pinapatayo tayo. Mm-hmm. At saka yung pangalawang buto, yung pigi natin o yung tinatawag na femoral neck, mm-hmm. yung liig ng pigi natin. Bakit? Itong dalawang butong kasi na ito, yan yung tinatamaan ng osteoporosis. Now, buto kasi sabihin natin pare-pareho buto, di ba? Mm-hmm. Pare-pareho ang buto, pero yung kanilang kalidad, magkakaiba po yan. Meron kasing tinatawag na cortical bone. Yung cortical bone, yan yung hugis ng buto. Okay. At pagkatapos meron naman yung tinatawag na cancellous bone or spongy bone. Ito yung nasa loob, yung parang pinaka ano nila, kalidad nga nila. Ito yung pag tayo nagtaktak ng bulalo, tapos hindi pa tayo makontento, kinakayas natin, makikita mo parang buhangin na lumalabas galing sa loob. Kasi baka sakaling may makuha ka pang bulalo sa loob eh. Yung malabuhangin na yun, that is cancellous bone. Mm-hmm. Now, yan ang tinatamaan ni osteoporosis. Hindi yung cortical bone, kaya hindi nga natin nararamdaman eh. Mm-hmm. It's the cancellous bone. Ngayon, yung ratio and proportion magkakaiba. Dito sa ating peripheral bones, siguro mga 75% cortical, 25% cancellous. Mm-hmm. Yung ating pigi, yung femoral neck sa pigi, mga 50-50. Mm-hmm. Pero yung buto natin sa vertebral body is 80% cancellous, only 20% cortical. Mm-hmm. Kaya siya yung butong tinatamaan ng osteoporosis. Yan yung mapapansin natin, yung mga lola at lolo natin, na dati si lola, 5'4 noon, ngayon medyo 5'2, 5'1 na lang. Oo nga. Si lolo, 6'4, pero ngayon, parang mas matangkad pa ako, 5'8 na lang yata si lolo ngayon. So, kasi umiimpis yun. Ngayon, nababasag siya, bumababa, kaya nga lumiliit sila. Ang problema, hindi naman eksaktong ganun ang bagsak. Paminsan, nagiging paharap, pagilid, patalikod. Kaya ngayon, nagkakaroon sila ng kyphosis o kaya scoliosis, bumibingkong-bingkong yung kanilang katawan. Mm-hmm. Yun ang posibleng mangyari. Now, ang causes po niyan, of course, aging may be a main cause. Mm. Pero ganito po yan, ha, mga ka-believers, Maru. Hindi ibig sabihin tayo'y tumatanda, automatic babagsak yung kalidad ng buto natin. Mm. Yes, manghihina.
ang tawag dyan ay osteopenia or osteopenic bones. Ibig sabihin, mas mababa yung kalidad kesa sa normal na density ng buto. Pero hindi dapat tayo maging sobrang bagsak na aabutin yung osteoporotic levels. Kaya ang osteoporosis po ay sakit pa din. Ngayon, ang problema, sasabihin ng iba, ito, hindi pa naman ako may edad. Wala naman akong, kumbaga, nararamdaman at lahat. Pero bakit nung natapilok ako, nabalian, pinagawa yung bonometry, nakakita ang osteoporotic, Dok, 35 years old lang po ako. Okay, maraming bagay din na maaari maging sanhi niyan. Ang una, sa 35 years old, lalo na kung sa kababaihan, may isang napaka-importanting bagay kasi na nangyayari sa inyo na hindi nangyayari sa amin. Ano yun? Menopause. Ito po na dinadatnan kayo. Hindi pa na. Hindi pa menopause. Ito po ng buwan pa na dinadatnan kayo. Advanced man yun. Bakit? Kasi yung buwan-buwan na dinadatnan kayo comes hormonal changes. Yeah. Meron kayong hormone na napakataas. Ang tinatawag doon ay estrogen. Mm-hmm. Itong estrogen, yan yung tumutulong ma-absorb ng buto yung inyong calcium na kinakain, iniinom o yanman. So, kung maayos, nasa reproductive age group kayo, maayos ang dinadatnan kayo, we expect na maayos din yung kalidad ng buto ninyo. Mm-hmm. Kaya lang, papaano kung magme-menopause na, katulad na nabanggit mo nga. Mm-hmm. Ibig sabihin, tumigil ang menses. Mm-hmm. Ibig sabihin, yung estrogen, hindi na ganun kaganda. Paano na lang yung absorption? Kaya paminsan, bumabagsak ang level. Hindi lang gradual, ha, pababa. Bumabagsak yon. Kaya nga, as much as possible, yung mga kababaihan sa perimenopausal stage group, ibig sabihin, kayo ay nasa mga bandang late 40s, 50s, mid-50s, habang dinadatnan kayo, kinukuna na namin kayo para baseline natin. Kasi kung medyo mabababa na sa simula sa pool, pagagandahin lang naman natin yung calcium level sa katawan ninyo para tumaas naman yan. Para sa panahon na umabot ng menopause, kahit bumagsak, hindi aabot dun sa osteoporotic levels. Yung lagpas-lagpas sa graph na tinatawag. Ngayon, may mga kondisyon ng kababaihan na nagkakaroon ng mas maagang menopause. At kadalasan, ano yan, naooperahan. Diba? Wow. Naoperahan sa matres, natanggal ang ovaryo, ang matres, fallopian tubes. You are now classified as surgically menopause. So kahit nasabihin mo 35 anos ka pa lang, pero naoperahan ka na, yung estado mo, walang pinakaiba sa 55 o 60 anos. Kasi nga, pareho kayong hindi na dinadatnan. Ngayon, hindi lang naman sa mga dinadatnan nangyayari ang problema niyan. Ang isa pa, may mga gamot na maaaring magdulot ng maagang osteoporotic levels. Ano yan? Well, katulad kunyari ng mga gamot pang bosyo o pang thyroid. Paminsan, kasi you know, the thyroid hormones, isa yan sa drivers ng katawan natin. Buong katawan natin naapektuhan yan. Pati bone growth naapektuhan. So, paminsan yung mga siyempre may problema sa goiter o kaya naoperahan sa thyroid. Abay, kahit ikaw 35 anos, naoperahan ka na sa thyroid, ikaw babae o lalaki, we can start monitoring already your bone densitometry or your bone density. Ngayon, ano pa? Yung mga gamot, katulad ng steroids. Isa sa side effects ng steroids, talagang humihina na yung buto, nasisira yan. Pero hindi naman agad-agad nasisira ang buto. Yung kalidad muna ang babagsak bago masira yung buto. Now yan, unfortunately, may mga karamdaman na hindi talaga natin maiiwasan na kakailanganin ng steroids. Katulad ng mga hinihika. Ang mga hinihika, no choice. Pagka inatake ka ng hika, abay, steroids talaga ibibigay sa'yo. Yung iba, mini-maintenance nila ang steroids para lang sa ganun, maayos yung paghinga nila. Ano pa? Yung mga may karamdaman sa balat, yung tinatawag na psoriasis. Diba? Kung hindi, mangangati ka niyan mula bumbunan mo hanggang sa dulo ng talampakan mo. So, some of the medications that might be required would be steroids. And for those who have probably pains
rheumatoid arthritis, and other problems, steroids will also be medications. Ito ngayon masaklap. Mm-hmm. Sa atin, bantay natin yung pagbigay ng steroids because we do give steroids. Ako mismo nabibigay ako ng steroids. Mm-hmm. Pero binabantayan natin, hindi yung porke may konting krot, konti sakit, steroids ka kaagad. Mm-hmm. Eh kasi alam mo, magic drug yan, wonder drug yan. Pagka ginamit mo yan, whether it's oral, via side drip o isinaksak sa'yo, magic yan. Mawawala ka agad yung problema mo. Mm-hmm. Okay. Anyway. Sa problema sa pera. Wag lang yung... By the way, Doc, siguro next time, ang pag-usapan natin, ano ba ang pwedeng gawin para ma-address yung problema sa osteoporosis o paghina ng bone density? At ganyan din, may mga pagkain ba na pwedeng kainin, no? Para mas makakabuto. Yes, sa next siguro natin yan, Doc. Yes! Pero kung may mga tanong sila sa iyo, pwede na silang magtanong naman, no, sa iyong Facebook page. Of course, sa Facebook po, yan ang new normal natin ngayon. Mas madalas na virtually, kaya ayan po sa Facebook. Pwede rin pong pumunta doon at harap-harapan tayo mag-usap. So wala pong problema yan. Yes, Doc, thank you so much, Doc Rylan. Radyo Klinika sa DWIZ. Magandang gabi mga kaibigan. Welcome po dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Ako po si Maru Pahati Sarne. Ngayong gabi, ang kasama po natin, isang magaling na urology surgeon mula po sa Philippine Urological Association, si Dr. Mark Joseph Abalahon. Hi Doc! Magandang gabi! Magandang gabi po, Ma'am Maru. Oo, Doc. Magandang gabi po nanonood. Mm-mm. Doc, kumusta dito sa panahon ng COVID? Nakakapag face-to-face ka pa rin ba? Nakakapag surgery ka pa rin ngayon? Sa amin kasi, mamaru sa mga surgeon kasi, importante pa rin yung face-to-face kasi hanggat hindi mo nakakapaa yung pasyente, mahirap talaga mag-diagnose eh. Oo. Kahit ano gawin mong teleconsult na nagtatanong ka ng history ng pasyente, wala, ganun pa rin eh. So talagang force kami mag face-to-face. At saka syempre, kapag kunyari magpapatingin sa'yo ng kanila mga problema, hindi naman pwedeng ipapakita lang sa camera at ibubuyang lang nila ganyan, di ba? Baka hindi maganda ang lighting, hindi mo makikita. Tama po kayo normal. Baka pag masking ka pa yan eh, baka sabi nila anong hinihingi natin sa kanilang picture eh. Oo nga. At baka mamaya kumalat pa yan, no? Na kayo yung ganun. Nakatakot nga, nakatama kayo dyan. Lalo na sa specialization ng mga urologist, nababa lagi. Oo nga. Oo, pero ito ang pag-uusapan natin sa baba rin. Problema sa pag-ihi, pero ito'y kakaiba dahil ang pangalan nito ay urethral stricture disease. Yes, meron palang ganun. Ano yun, Doc? Parang ngayon ko lang narinig yan. Well, ang urethral stricture po kasi, yan po ay, kumbaga po, keloid po yan, peklat po yan sa daanan ng ihi, sa loob ng ahi ng mga lalaki. Mm. So, pag nagkaroon ka ng stricture o peklat sa loob ng daanan ng ihi, yung pasyente, nakakaramdam ng paghirap umihi. Mm-hmm. So, alam naman natin sa mga previous na mga PUA na mga lectures natin na pag nahihirapang umihi, usually prostate yan, malaki, di ba? Nagpaparay yung prostate. Ang hindi natin alam, hindi lang naman prostate ang nagkukos ng pagbabara sa daanan ng ihi. Ang iba rito, stricture o peklat sa daanan ng ihi. Akala ko, yung parang mga kidney stones lang, yan lang ang nagbabara sa ihi eh. Pati pala itong peklat, stricture, ang tawag. Yan, tama yan, Ma'am Maru, tama yan. Yan yung nakikita mo na yan. So, kung nakikita natin yung picture na pinapakita mo ngayon, nakikita ng audience, dapat tuloy-tuloy ho yan na diretsyong tubo ho yan. Yung nakikita nyo na yan po, yan po yung tinatawag natin na urethrogram. Uh-oh. X-ray po yan, sa madaling salita, X-ray po yan ng ari ng lalaki. Uh-huh. Na nagbibigay kami ng gamot mula doon sa may dulo ng ihi, ng ari niya, ipa-flush namin yan para umilaw yung buong daanan ng ihi. Uh-huh. Sa isang normal na daanan ng ihi, kailangan makapal o dapat even yung kapal ng daanan ng ihi. Yung nakikita mo dyan yan, manipis, di ba? Oo, yan. Yan yung peklat. Yan, tama. Kaya siya numipis kasi meron siyang peklat na nagbabara. Mm-hmm. So, bakit siya na... Sige po. Yes, no. Kaya ba't nagka-peklat? Ayun. Yan yung ano dyan, yung tanong dyan. Well, maraming cause niyan. Okay, so number one dyan na cause ng pagkakaroon ng peklat po eh previous na operation. Na-operahan siya dati, may pinasok sa ari niya, gumasgas. Ah, talaga. Well, with nagsara. Mm-mm. Minsan naman, mga pasyente na ospital, naka-catheter. Tama. Opo, tama mga rin. Naka-catheter, nag-gasgas, nagsugat, nag-gasgas.
and then eventually nagpekrat. So sa madaling salita, tumanggit itong sakit ng mga to, hindi ito bigla-bigla nagpapakita. Magpapakita to 5-10 years after the initial event pa. Kaya siya, hindi siya nababantay ng mga pasyente. Sa mga mas batang pasyente naman, ang cause ng stricture madalas po ay sexually transmitted disease. Ayan, kasi masilikot. So kinakain ng mikrobyo, nagsusugat yung daanan ng ihi, nagtiteklat. So yung mga pasyente na yan, minsan pag tinatanong mo yung mga yan, nung kabataan mo ba, ay meron ka ba mga history ng, alam mo na, STD, yung iba yan meron. So common yan. Yung iba naman pasyente naman ho, ay nagkakaroon ng stricture dahil sa ibang sakit. Like for example, tuberculosis, pwede ho yan. Talaga? Pumupunta ron yung bacteria? Opo, ang tuberculosis, hindi lang po siya sa baga. Oo. Yan yung alam natin na madalas na nangyayari kasi yan naman yung namimedia lagi. Pero ang hindi alam mo ng lahat, ho, ang tuberculosis po, pwede yan magkaroon tuberculosis sa utak, tuberculosis sa bituka, tuberculosis sa daanan ng ihi, pwede ho yan. So, sa sabi ko sa pasyente ko, kumbaga parang ginangat-ngat ng mikrobyo yung daanan ng ihi at teklat. At sa Pilipinas po, ang pinaka-common na cause ng stricture ay aksidente, vehicular accident, mga nagmumotor. Oh no, talaga. Yung mga tumitilapon, nababalian ng palakang, o yung mga, alam mo yung naglalakad doon, yung mga naglalakad sa daan, biglang nalaglag, tumama yung tumbong nila. Yan. Ah, talaga? Opo. So, stricture yan. Actually, sa Southeast Asia, hindi lang sa Pilipinas, ang pinaka-common po talaga ay vehicular accident. Motorcycle accident to be exact po. Pero hindi lang sa lalaki to ha? Pwede rin sa babae magkaroon ng urethral stricture. Pwede po. Ang problema niya sa babae, mas mahirap gamutin ng stricture ng babae kasi mas maiksi po yung daanan ng ihi niyo. Mas mahirap gamutin. Oo. Yung UTI ba, pwede rin mag-cause ng urethral stricture? Yes po. Pwede yan. Pwede yan. I mean, any type of bacteria, pag yung mga yan po, talaga na chamba, no, talaga yung daan ng ihi nyo, talaga magsasara ho talaga yan. Mm-hmm. Pero hindi ibig sabihin ito, hindi naman porque meron pa UTI, magkakaroon pa stricture balang araw. Mm-hmm. Minsan ho talaga, dahil ho talaga yan sa kano pagganda yung immune system mo, gano'ng kalakas, gano'ng katindi yung infection na nangyari sa'yo. Mm-hmm. So, it might happen today or more often, it might happen years from now, matagal ho yan. Mm-hmm. So ano ang mga simptomas, Doc, kapag meron ka urethral stricture? Okay, so ito ngayon yung nakatakot dyan. Well, hindi naman yung nakatakot, pero kasi ang urethral stricture kasi, ang simptomas yan, parehas na ng BPH. Parehas na ng malaking prostate. Umihina yung pagdaloy ng ihi, nagiging patak-patak. Kaso nga lang, ito kasi po, kahit anong gawin mong pag-inom ng gamot, tuloy-tuloy ang paglala. Hanggang dalating sa punto, natutuloyan na siya, pagsasaran talaga, hindi ka na makaihi. Wala na talaga. Eh, di ba, usually pag yung mga malaking prostate, on an emergency basis, pag hindi makaihi, talaga din ang catheter para makaihi. Mm-hmm. Ang problema sa stricture, hindi mo siya malagay ng catheter kasi sarado. Tama. So, ang ginagawa ko dito as emergency procedure po, ang tang namin dyan ay suprapubic tube cystostomy o binubutas namin yung puson. Talaga? Ito po, dyan, doon namin pinapadaan yung catheter papuntang pantog para lang makaihi yung pasyente. Mm-mm. Pero ito lang po ay emergency procedure. Temporary lang. Oo. Temporary lang para lunas lang talaga sa pasyente. Oo. So ito, sinusurgery talaga, Doc? Yes po, wala yan. So pag natanong yung pasyente, Doc, meron bang gamot para dito? Wala. Okay? So ang surgery dyan, usually po mamaru ang surgery dyan, meron kami tinatawag dati na direct visual internal urethrotomy na kung saan, sa madaling salita, sisihin kami sa loob ng ari mo, lalaki, sisihin kami, hahanapin namin yung peklat, meron kami pang hiwa, hinihiwa namin yan para bumuka. Mm-hmm. So, hinihiwa namin yung peklat. Mm-hmm. Tapos, na may konting dasal, konting hoping na pag naghilom siya, hindi na siya magpepeklat. Yun nga lang, napatunayan sa mga pag-aaral ngayon na hindi siya ganun ka-effective. Mm-hmm. Actually, yung hiwa na yan, ang success rate po niyan is around 8-30% lang. Mm-hmm. Bababa. Ibig sabihin, bumabalik talaga yung stricture. Dumidikit siya uli. Oo. Opo. Kasi imagine na niyo po, Mamaru, may peklat ka. Anong cost ng peklat? Sugat. Sinugatan mo siya ulit. Mm-hmm. Di maging peklat uli. Oo. Tama. So, nagiging forever yan na problema ng pasyente. Mm-hmm. So, ang ginagawa namin dyan, usually,
before the COVID, ah, kasi ngayon iba, may ibang protocol kami ngayon COVID eh. Pag may pasyente may petrat, ginagawa namin yun is urethroplasty. So ano yung urethroplasty? Kukuha kami ng laman sa loob ng bibig. Tapos? Tapos, gagawa kami ng panibagong daanan ng ihi doon. Doon namin ilalagay sa loob ng ari. Oh, ano, puputuli mo? Parang vasectomy. Oo. Bubuksan mo yung ari ng pasyente. Oo. Bubuksan mo yung ari. Tapos hanapin mo yung part doon na may stricture, yung peklat. Tapusin mo yung peklat na yung area na yun. Oo. Yes, natanggalin mo. Dumitatapal yung galing sa bibig. Oh. Gagawa ka ng palibagong tubo. Oh, so, okay. So parang so, sa may mga ano rin, problema sa ano sa colon cancer, ano, 'di ba? Ginugupit yung part na may cancer tapos pinagdudugtong. Dudugtong. Oo. Sa amin naman po is tapyas, pero bago idugtong, tatapal muna. Oo. Tapal lang galing sa bibig din sara. So, bakit sa bibig? Kasi dati po kasi ang ginagamit ang mga surhano diyan dati ng mga 1990s scrotal skin, yung balat ng testicles natin, na may mga lalaki. Pero kasi mabuhok. So, mabuhok siya eh. So, pag tumutubo yung ano, yung... Tumutubo rin buhok? Kailangan ng buhok sa loob. Ah, talaga? Okay. Kailangan ng buhok sa loob. Tapos, nailipat na siya, ganun pa rin yung kanya. Oo. Gawain. Tapos, ano siya, lumiliit po siya, mamaro lumiliit siya, nagko-contracture siya. Ngayon... Nababarahan na naman. Opo. Ngayon, pag galing ka sa bibig, ang ano kasi namin dyan, sa madaling explanation lang niya kasi, yung bibig natin sanay sa basa. Mm-hmm. So, sanay siya sa basang laway, sanay din sa basang ihi. Yung nasa loob ng cheeks natin, yun? Yun ang yes gamit. Po. Ah. Yes po, sa loob talaga. Sa may bandang ngipin natin, sa may molar natin. Mm-hmm. So, kukunin mo yun, tatapal mo yun, tapos meron ka ng panibagong daanan ng ihi. Yun yung... Gano'ng kaliit yan, Dok? Parang ang hirap yata. Paano niyo ginagawa yun? May video ko. Gusto mo pakita ko sa'yo? Sige, Dok. I-share mo. The dorsal only. BMG. Kita ba, Mama Ru? Yes, yes, Dok. Oo. Okay, yan. So, ang ginagawa dyan, hinihiwa mo na yung sa may bandang baba ng ari. Oh. Mm-hmm. Diba? So, hihiwa. Ang liit, oh. Grabe. No, maliit dyan, oh. Maliit dyan. Yan yung tubo na yun. Yan yung daan na lang ihi. Yan, nakikita mo tubo na yan. Oh, kinapalukan nila natin. Maliit siya, di ba? Oo. Mas lalo na sa babae. Oo. Di ba? So, binubuksan natin yan. Oo. Kukurig ko lang ng konti. Oo. Yan, nakita mo yung tubo na yan? Yes, yes. Yan yung daan na lang ihi. Oo. Okay? Tapos, ang next dyan is, pinapaluwagan natin siya ngayon. Mm-hmm. Inaangat ko siya. So, ito nakikita mo to, yung daan na ng ihi. Yes, yes, yan pala. Yan pala. Yan, okay? Mm-hmm. Tapos, lalagyan natin siya ng ano, pinapaluwag ko muna siya ng ganun, lumuluwag muna siya. Mm-hmm. Tapos, yung stricture. Ito, nasa loob. Yan, pinapasok ko yung may, meron kami parang bakal na pinapasok pa lang. Yan, nakakapamok ko lang, saan lang siya tumitigil. Oo. Yan, tinutulog ko ngayon dyan yung ano, yung ang stricture. Ang haba yan. Pala, no? Pag sa lalaki. Oo. Yan, tinutulog ko ngayon yan, matigas yan, okay? So pagkatapos niyan, eh, bubuksan na natin yung daanan ng ihi. Mm-mm. Yan, papakita ko siya. Kukuha ko ng scalpel o kutsilyo, bubuksan na natin ngayon yung stricture. Mm-mm. Yan, so pag nabuksan mo na ngayon yung stricture na yan, lalakihin mo ngayon yung, ano, yung butas, kasi gusto mo kasi matanggal lahat eh. So ayan, kita mo. Nakabukas na siya. Mm-mm. So, itong pasyenteng to, miniature namin itong pasyenteng to, 6 centimeters yung stricture niya, mahaba. Ayan, lahat yan, stricture lahat yan eh. Oh, okay. Mm-mm. Yan, ayan, stricture lahat yan. Mm-mm. Okay, so, ang next namin ginawa ko dyan, ay kumuha kami sa bibig ng tao. Ayan, kinukuha nyo. Ayan. Ginugupit namin siya, hinihila namin, dahan-dahan. Siyempre, maingat kami para walang tamaang iba. Oo, nga pala, Mama Ru, tumutubo yan after ano, after 2 weeks, magsasara ulit yung bibig. Nagre-regenerate? O, oh, hindi. Yes po. Nagre-regenerate na, ma'am. Galing. So, parang walang nangyari. Oh, no. Oo. Okay, so kinukuha mo na ngayon yan. Oo. So, pinakuha mo na yung ano. Paano yan, mo nasusukat kung gaano kahaba yung kukunin mo? Nag-drawing muna namin bago namin, ano. Dinag-drawing namin parang pencil pen sa loob para alam namin. Ah, okay. Mm-hmm. So, ayan na ngayon. Nialapag ko na ngayon yung nakuha sa bibig sa baba. Mm-mm. Tama mo? Mm-mm. Diyan siya
yun namin siya tinatahi. Yung nakikita mo puti niya, yan yung galing sa bibig. Oo, oo, oo. Tapos, di ba, pag sa bandang dulo niyan, oo. Pag dudugtungin namin yan, ayan, wait, kasi forward ko siya, ha? Mm-mm. Yan, ito yung nabuksan namin. Oo, pag dinikitin namin sila, ayan, o. So, itong part na to, ito yung galing sa bibig, ito yung normal na urethra. Oo. Isasara namin siya. Mm-mm. Ayan, o. Hanggang magsara siya ng tuluyan, hanggang isara namin siya, ayan, sasara na namin yung urethra. Salita ko sa'yo. Oo. So, puro organic yan. Puro galing doon sa tao. Yes. Opo, opo. Wala kang inilalagay din na mga silicone or whatever. Wala, wala po. Yan. Oo. Yung catheter lang. Yung nandiyan lang yung catheter para pumilong yung sugat. Matatagay namin after 4 weeks. Oo. Yan. So, yan. So, ayan. Kung makikita ng audience na ito, may asubad ng dulo, papakita ko sa inyo. Oo. Pasara na siya. Ayan, sinasara namin. O, diba? So, buo na ulit yung daanan ng ihi niya. Wow. Mm-mm. So, yun yung tinatawag na urethroplasty. Ginagawa namin na ganyan. Okay. Yan. So, after the operation, makakaihi na siya ng normal o nandun pa rin yung catheter muna? Nandyan yung catheter for 4 weeks. Oo. Bakit 4 weeks? Kasi, ayaw natin mabasa yung nirepair natin. Kasi mababasa ng ihi yan eh. Oo, oo. So, nakakatheter muna siya ng isang buwan para humilom yung sugat. After 4 weeks, uugutin natin yung catheter, okay na siya. Oo, pero hindi naman siya magkakapeklat uli dahil sa catheter. Yun, dapat maingat. Maingat, maingat dapat. So, yan, sarado na. Oo. So, kaya pala nagkakapeklat, hindi maingat yung mga naghuhugot ng catheter? Actually, hindi sa paghugot yan mamaro eh. Sa ano yan eh, sa paglagay. Oo. Ang turo namin lagi sa mga residente namin, sa mga tinuturoan namin na huwag kayo magtitipid sa lubricant. So, di baling sobra-sobra yung lubricant, pero at least, pagpasok ng catheter, madulas. Mm-hmm. Ang mahirap kasi, tipid nyo siya, pinasok yung catheter, habang pumapasok yan, gumagas-gas ho yan. Mm-hmm. Diba? Ang mas nakakatakot kasi yun na problema yung sa mga nadidiskrasya, yung mga nagmumotor. Kasi yung mga yun kasi, pag nabalian kasi yun ng balakang, yung buong daan na lang, humihiwalay talaga eh. So, pero yun mo, nasa loob, pero naapektuhan pala, no? Opo, opo. Nangyan, pag nabasag yung buto ng palakang mo, oo, talagang nagkakalayo talaga siya eh. Talagang, ano, hiwalay talaga siya. Oo. Sa mga ganung mga pasyente, hindi ho namin sila ginagamitan ng graft galing sa bibig kasi pangit na yung blood supply nila dyan. Ibig sabihin kasi, dahil aksidente, pangit na yung dumadaling na dugo dyan. Pag nilagyan mo ng graft yan, mamamatay yung graft mo. So wala kaming choice dyan, kundi kayang tapyas, dugtong na diretso. Yung parang sa bituka yung sinabi mo kanina. Oo. Okay. Yun yung alam ko. Hindi ba pwedeng gawin na parang ano, talagang tubo na ano na katulad ng ginagawa sa puso, di ba? Na merong... Ay, stent. Oo. Stent. Hindi kaya talaga yun. Ang nangyari dati kasi po, meron tiyata kami yung urethral stent. Oo. Ang problema yung stent na yun, medyo bakal po yun eh. Oo. Nagmamigrate. Siya mismo humukukay sa loob ng daanan ng ihi, nakukos ng further damage. So, lalo nakakapeklat tuloy. Hindi lang pila, nagbubutas ho talaga, nagbubutas talaga. Oh. So hindi namin siya advice. Ang problema lang ngayong COVID kasi po, hindi kami nag-opera usually ng mga elective cases. Yung mga schedule, kumbaga, only emergency. Technically, hindi naman ito yung emergency. So pag nalagay mo ng tubo yung, ano, yung puso ng pasyente, pwede ka maghintay hanggang safe na yung hospital ng COVID free na. So, ginagawa namin ngayon po, dinadilate namin na yung pasyente sa ngayon. So, pag dilatation, pinapadaanan mo na siya ng catheter na malaki para lumuwag ng kaunti. Pero alam dapat ng pasyente na hindi po ito permanente. Babalik po yan. Ngayon lang yan, kasi COVID tayo, limitado yung options natin sa operating room. Make sure lang na pag bumalik yung naramdaman mo, balik ka sa akin, taluwagan natin ulit, and tawala ng COVID. Schedule natin yung operation mo. Yun talagang bagsak natin. Pag naoperahan ka na yung sa urethral stricture disease na yan, hindi na babalik yung problema mo o pwede uling magkapeklat? Ang success rate po is 90 to 95%, mataas. Mm-hmm. Kumpara doon sa naunang operation na hinihiwa mo lang, it's 8 to 30%, medyo mababa. Ang kalabang mo lang dyan kasi po is, for example, nag-UTI ka, tapos yung graft na nilagay mo sa loob, kinain ng UTI mo, yung infection mo, kasi grasya ka dyan. Mm-hmm. Diba? So, yun yung mga kalaban dyan. Or
Kaya nakipag-sex ka na naman tapos. Oo, oh, naulit yung pagkakamali mo. Oo. Kasi ulo mo. Oh, yari ka naman dyan. Yan ang problema dyan. Pwede rin ulitin ang operasyon at ganun pa rin, magiging successful pa rin ba yung operation nila kung paulit-ulit. Pwedeng ulitin, pero mas mahirap. Mm. Ang success rate po mas mababa, around 76% na lang. Mm-mm. So sabi namin sa mga pasyente namin, ito na yung pangalawa. Urethral stricture. Yung urethral stricture na yan, dati kasi halos walang gumagawa niya sa Pilipinas. Mm-hmm. Kasi may hirap naman talaga siya na classic operation. Oo, nakita ko nga, grabe, ang hirap. Pero sa'yo kasi, parang maning-mani, Dok, ha? Hindi naman. Mahirap. Tumutulog pa rin ang pawis ko dyan. Tumutulog pa rin ang pawis ko dyan po. Pero kasi ngayon kasi is we have come to accept na there are better options kaysa dun sa hiwa. Mm-hmm. And then, ang maganda kasi sa mga bata kasi ngayon ang mga urologists kasi ngayon is they are willing to learn. Uh-huh. So, tinuturoan namin ngayon yung mga trainees namin paano gumawa niyan. Gagaling na ngayon eh. Matapang na. Mm-hmm. Kayang-kaya na. So, so, that is something na talagang natutuwa kami sa association namin na sana magtuloy-tuloy yan. Kasi, siyempre, kung tatay mo yan, o ikaw mismo yan, ikaw ba, gusto mo bang meron kang catheter sa puso mo habang buhay, di ba? Kayang eh. So, yan ang... Ilan kayo na gumagawa nitong operasyon na sa urethral stricture disease? Meron kasing nauna sa amin na mga seniors namin. Yun nga kasi semi-retired na kasi sila ngayon. Kami nang gumagawa dito, less than 10. Wow, ganun kakonte dito sa Pilipinas. Pero marami ba sa mga Pilipino nagkakaroon ng ganitong problema? Marami po. So, let's say sa my own personal experience, hindi not including yung ibang kasama kong gumagawa. Last year, naka 55. 55 marami in a year? In a year, marami yan. Marami yan. Taking into consideration na pandemic eh, di ba? COVID eh. So marami dyan. And we also have to remember kasi na marami kasing ganyang sakit sa probinsya lalo na never na talaga lumapit sa amin kasi parang tinanggap na nila sa sarili nila na meron akong catheter sa pusod ko habang buhay. Oh. Hindi nila alam na meron ibang solusyon pa pala doon. Mm-hmm. So ang ginagawa namin ngayon kasi sa mga ospital na konektado ako, sinasabi ko na pag meron kayong ganyang klaseng kaso ng pasyente, pagdala nyo sa amin. Mm-hmm. Kahit gawin namin siya libre sa charity division namin, walang problema. Mm-hmm. Kasi sayang naman, kawawa naman yung mga pasyente. So ano maipapayo mo, Dok, para yung ating mga kababayan maiwasan? Kasi pwede mo palang iwasan yung pagkakaroon ng urethral stricture disease, di ba, Dok? Oo. Mag-ingat sa mga pinagagawa nyo. Okay? So, mura lang naman yung mga protection. Okay? Mm-hmm. Pag-ingat sa pagmumotor. Yeah. Baka madisgrasya tayo. Sa mga kapwa natin, mga doktor, mga nurses, pa naglalagay kayo ng catheter, magtitirin. Mm-hmm. Mura lang naman yung KY jelly, damihan nyo na. Mas maganda na nalunod sa KY jelly yung daanan ng ihi. And then, pag meron kayong pasyente na kita ganyan, ipadala nyo agad sa amin kung hindi kaya. Or kung gusto nyo po, tulungan namin kayo. Tawagan nyo kami, kami pupunta sa inyo. Tulungan namin kayo. Kami mag-assist inyo. Talaga? Kasi po, for the past few years kasi po eh, pupunta kami ng Mindanao, ng North. Basta po may tumawag sa amin na kailangan ng tulong. Okay lang yan. Pupunta kami doon para mag-opera. Ang galing mo talaga, Dok. At saka, kung... Tapos na po muna pansamantala ang programang Radyo Klinika sa DWIZ na naihatid bilang serbisyong publiko hanggang sa susunod. Tayo po muling magkarinigan sa programang Radyo Klinika sa DWIZ.